You may pile up all the riches that this old world can hold, but I'd rather have my Savior and with him firmly stand. For I want to be ready to meet him in the glory land. I want to be ready to meet him by and by. I want to be ready to meet him in the sky. Oh, I want to be more like him and do his blessed commands. For I want to be ready to meet him in the glory land. You may talk about your riches, your diamonds and your pearls. You may gain the wealth for ages of this and all the worlds. But the Savior is more precious, with him I'll take my stand. For I want to be ready to meet him in the glory land. I want to be ready to meet him by and by. I want to be ready to meet him in the sky. Oh, I want to be more like him and do his blessed commands. For I want to be ready to meet him in the glory land. There is one thing I can boast of: salvation from the fall. I'm an heir to wealth and glory. My Father owns it all. That is why I'm shouting happy and go at his command. For I want to be ready to meet him in the glory land. I want to be ready to meet him by and by. I want to be ready to meet him in the sky. Oh, I want to be more like him and do his blessed commands. For I want to be ready to meet him in the glory land. I want to be ready to meet him by and by. I want to be ready to meet him in the sky. Oh, I want to be more like him and do his blessed commands. For I want to be ready to meet him in the glory land. Plunged into death's cold dark waters was our Savior Jesus Christ. With strong love not dim nor wavering, on the cross he gave his life. He rose up from the sealed tomb, breaking all death's powerful chains, and triumphant and victorious, rose to heaven there to reign. In the clear baptism waters, there have I confessed my faith. By repenting and obeying, all my sins are now erased. Through the waters of forgiveness, now redeemed, I follow Christ. From this day I'll gladly serve him, dead to self and worldly vice. Since I'm baptized into his death, how can I delight in sin? Now that I've been resurrected, I seek holiness within. Through the waters flowing freely, peace and pardon now are mine. May I ever be devoted, bearing fruit from the Oh, magandang gabi muli, mga kapatid. So, dapat sana gabi po tayo nagkaroon ng pag-aaral po sa Facebook. Pero ito po ay ating nilipat sa gabing ito sa ating pong pag-aaral sa pamamagitan ng Facebook. So, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil nga po sa patuloy na pagkakaroon natin ng pagkakataon na tayo makapaglingkod sa pamamagitan ng
Oh, pangangal sa Facebook. Oh, so binabati natin ang ating mga, lahat ng mga kapatiran at mga kaibigan na nanonood, na ikinig sa gabing ito. At siyempre, batiin natin sa kanilang mga wika. Sa ating mga kakapsat, na ibang garabi, kanta kayo amin, kakapsat. Sa ating po mga kaiksoonan, maing gabi sa inyong tanahan, maiksoonan. At sa ating mga katugangan, Diyos marahay na banggi sa inyong dugabos. Sa ating mga kapatid dyan sa may Pangasinan, Santo sa labi at sa kayon. Amin. So, simulan na po natin ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Sa maraming pagkakataon na nakikita natin at narinig, maraming maling pagkakaunawa sa Biblia. Kaya nga po kuminsan may mga sakay ng paniniwala na pinaghahalo-halo ang luma at bagong tipan, bagamat hindi ito magkapareho. Balik po tayo sa mga ganong klaseng pananampalataya. Halimbawa po, yung mga Seventh-day Adventists, pinautos pa rin nila yung sampung kautusan at yung Sabbath sa ating kasalukuyang panahon. Pero kung maunawaan po natin ang pangkalahatang tema ng Biblia, ay magiging maliwalag po sa atin ang pagkaunawa kung ano ang nilalaman ng banal na kasulatan. Kaya nga po nagkakaroon tayo ng hindi tamang pagkaunawa dahil nga po hindi natin naunawaan ang kabuuan at tema ng Biblia. So dito po sa ating pag-aaral sa gabing ito, titignan po natin ng ano bang plano ng Diyos sa pagliligtas sa tao. Ano po? Paano natin magkikita sa buong pahina ng buong Biblia na ito'y patungkol sa pagliligtas ng tao mula sa kanyang pagliligtas ng Diyos sa tao sa kanyang pagkakasala. Yun po makikita nating actually pag binabasa natin ang Biblia, yun ang tema ng Biblia. Ang kaligtasan ng tao at kung paano ito isinagawa ng Diyos sa buong panahon na makikita natin sa banal na kasulatan. Noong bago lalangin po ng Diyos ang lahat ng mga bagay, pati ang tao, nandun na sa kanyang kaisipan kung paano niya ililigtas ang tao. Dito po sa Epeso, sa unang kabanata, ikatlo hanggang sa ikaapat na mga talata, ay makikita po natin ito na po, bisabihin, bago pa nilalang lahat ng mga bagay, nandun na sa kaisipan ng Diyos ang pagliligtas sa tao. Basahin po natin. Purihin nawang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpapala sa ating kay Kristo ng bawat pagpapalang spiritual na siyang kalangitan. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig kanya. Tayo'y tinalaga sa pagkukup-kup upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Ito po makikita natin din sa mga talatang binanggit natin, meron na pong itinalaga ang Diyos. Meron man naniniwala sa isang maling pagtatalaga, ano po, yung mga Calvinist, naniniwala sila na itinalaga na ng Diyos bago palalangin lang sa kalimutan kung sino mga tao ang maliligtas at kung sino mga tao ang di maliligtas. Yun po tinatayo lang personal predestination or individual predestination. Pero hindi po yun ang sinasabi ng mga talatang binasa natin. Ang makikita natin sa mga talatang binasa natin na meron ng planong Diyos na iligtas ang tao sa pamamagitan ng ating Panginoon. Yun po ang plano ng Diyos, makikita natin. Dito po sa gawa, ikalawang kabanata, noong ipaliwanag ni Apostle Peter, kasama ng 11, ang nangyayari sa araw na yon, ito ang paliwanag ni Apostle Peter. Yung makikita natin sa verse Acts chapter 2 verse 22.
Kayo mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazareth, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamagitan ng mga gawang makapangarihan, mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamagitan niya sa gitna ninyo gaya ng nalalaman ninyo. Siya na ibinigay sa tagdang panahon pa siya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Ito pong tinuran ni Apostle Peter ay katumbas ng sinulat ni Apostle Paul na ito'y ang naating Panginoon, ang kanyang kamatayan sa krus ay ayon po sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos. So ito'y kanyang plano. Ito'y plano ng Diyos ng kanyang anak ay bibigay at mamatay para sa ating kaligtasan. So ito pong makikita natin po, walang personal predestination na sinasabi sa Biblia. Otherwise, kung yung po ito ay lalabag po sa ibang bahagi ng kasulatan. Halimbawa, dito sa ikalawang kabanata na aklat ni Pablo sa mga taga-Roma, sa ika-anim na talata, kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. So mayroon siyang basihan. Ang kahatulan po natin ay ayon sa ating mga ginawa. Bakit? Sapagkat sa verse 11, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi na mga tao. For there is no partiality with God. So walang itinatangi ang Diyos. Ibig sabihin na ang kanyang basihan ay maliwanag. Ito'y kung anong ating ginawa nung tayo mga buhay at ayon sa kautusan ng Diyos. Dito rin po sa Gawa chapter 10, nung nagpakita ng pangitain ang Diyos kay Apostle Peter na isang kumot na pagleng iba't ibang uri ng laman, uri ng hayop, pati ng mga hayop na tinuturing na marumi na mga hudyo na hindi pwedeng kainin, nang sinabi kay pumatay kumain. Ang sabi ni Apostle Peter, hindi ko maaaring kumain ng anumang marumi. Ang sabi niyang Diyos, huwag mong sabihing marumi, ang aking nilinis kanya. So yun ay hindi naintindihan ni Apostle Peter, pero eventually, ito'y pumasok sa kanyang kaisipan kung anong kahulugan. Sa verse 34, na Acts chapter 10. Nagsimula magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay ngang naunawaan ko na walang kinikilingan ng Diyos. Kundi sa bawat bansa, ang sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matwid ay kalugod-lugod sa kanya. So walang personal predestination, walang kinikilingan ng Diyos, walang itinatangi ng Diyos. So ang itinangi ng Diyos at kaya tinalaga ay ang pagliligtas ng lahat ng mga tao sa kanilang mga kasalanan sa pamagitan ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, sa ating Panginoon lamang ang kaligtasan. Yun ang plano ng Diyos. Ito'y summarized. Sinummarize nga po niya sa Ephesians chapter 1, 3 to 6. Yun ang summary. Yan ang buod ng kanyang pagliligtas. Yan ang makikita natin sa buong banal ng sulata. So, in other words, pag tinignan natin ang buong Biblia, nandoon ang paghahanda. Yun andoon ang paghahanda at andoon ang pagtupad ng plano ng Diyos. So may bahaging Biblia na ito'y inihahanda niya ang pagliligtas sa tao sa pamagitan ng ating Panginoon at may bahagi na ito'y tinupad ng Diyos. So yun po'y makikita natin. Ito po isang simpleng pag-aaral pero ito'y makakatulong sa atin para ating lubos ang maunawaan kung anong Biblia. Kasi minsan mga tao, hindi man nila alam kung ano ang Biblia. Ano pang nilalaman ng Biblia? Ano patungkol ng banal na kasulatan? So, noong nagkasalang tao, simula po sa alaman ng Eden, at eventually, lahat ng mga tao ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos dahil lahat ng mga tao ay nagkasala, makikita natin mula sa unang pagkakasala hanggang sa mga sumunod na pagkakasala, walang kaparaan ng tao na ligtas niya ang kanyang sarili. So dito nga po mababasa natin na lahat po ng tao ay nahiwalay sa Diyos sapagkat ang lahat ng mga tao ay nagkasala kanya. So Romans 5 verse 12. Kaya't kung paanong sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa kalibutan, hindi sinasabi ng talata
nanamanan ng taong kasalanan ng taong ito, kundi pumasok ang kasalanan ng sanglibutan. Even, ibig sabihin, bago siya nagkasal, hindi natin alam kung ano yung kasalanan. At sa pamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan sa inahiwalay sa Diyos kung siya nagkasala. Kaya dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan o pagkahiwalay sa Diyos sapagkat ang lahat ay nagkasala. So lahat ay nagkasala. Sa Romans chapter 3 verse 23, sinasabi sa atin, lahat ay nagkasala at di nakaabot sa kalalatian ng Diyos. Subalit ang malungkot na kalagayan ng tao ay wala siyang paraan para iligtas niya ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang pagkakasala. Kung hindi, kung meron siyang paraanan, hindi natin kailangan ang isang tagapagligtas. Pero wala tayong paraan. In other words, pag nagkasala tayo, nagkasala tayo. Wala tayong paraan na burahin natin ang ating pagkakasala sa harapan ng Diyos. Dito sa Matthew chapter 16 ng ating Panginoon po'y nabubuhay pa at nangaral, sinabi niya, ano yung pagpapalit mo sa iyong kaluluwa? By necessary inference, wala tayong magagawa para tubusin natin ang ating kaluluwa. Simbisimasayan natin na po. Verse 26, sapagkat anong mapapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay. Hindi po tumutukul ito sa kamatayan, physical, kundi sa kanyang kaluluwa. O anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Anong ibibigay natin, babayad natin, katumbas ng kanyang kaluluwa? By necessary inference, ang sagot doon ay wala. Wala tayong itutumbas na kabayaran para sa ating buhay, para sa ating pagkakasala. So ito po yung makikita natin. Naglalangin ng Diyos ang tao, siya nilalang na matuwid. He was created upright. Pero dahil sa kanyang malakalayang ng kanyang pag-iisip, siyang gumawa ng kanyang mga hakahaka o mga kaparaanan upang siya magkasala. In other words, hindi natin namahal ng pagkakasala. Tayo mismo nagkasala. Pinili natin magkaroon ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya nga, doon tayo nagkakaproblema. Tayo nahihiwalay sa Diyos. Wala tayong paraan para manumbalik tayo sa Diyos sa ating sariling paraan. Sabi nga po ni Titus sa chapter 3, kahit anumang bagay na gawin natin na inakala nating matuwid, hindi pa rin tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos dahil nagkasala na tayo. Basahin na sa Titus chapter 3. Ano po, basahin natin. Wala tayong magagawa kahit gumawa tayo ng gawa ng mabuti, hindi tayo magiging matuwid pag nagkasala na tayo. So Titus chapter 3 verse 5. Iniligtas na tayo hindi dahil sa manggawa na ating ginawa sa katwiran, kundi yan sa kanyang kahabagan sa pamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, tingnan niyo mga kapatid, wala tayong magagawa. Kahit anong isip na gawin natin sa isip natin ng katwiran, ay hindi pa rin tayo magiging matuwid sa harapan dahil nagkasala na tayo. Wala tayong paraan para mabura natin ang ating pagkakasala sa harapan ng Diyos. So by necessary inference, man cannot save himself from his sin. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas. Yun ang tema ng Biblia. Ang pagkaangkalig ng tagapagligtas na itinalaga ng Diyos upang ang tao, tao po ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. At ang Biblia ay ang paghahanda at ang katuparan. So, Old Testament, yan ang paghahanda. At ang katuparan ay sa bagong tipa. Maraming beses na pagbabasa natin sa Biblia as sa takdang panahon. In the fullness of time. Ganyan. When the time has come. Ganyan. Na dumating ng takdang panahon. So yung mga salitang yun nagpapakita ng isang plano na tinupad na ng Diyos. Babalik po tayo sa Old Testament. Ang pinakaunang mababasa natin na mayroong pagpapakita ng planong pagliligtas ng Diyos. Bagamat may maraming mga naniniwala na ito raw po ay ang alitan sa pamagitan ng
anak ng babae at ang anak ng ulupong ay sa physical na paraan. In other words, pagka naapakan mo ang ahas, ikay kanyang tutuklan, hindi ako naniniwala daw. Ito ay isang makikita nating malayong hula patungkol sa itinakdang pagliligtas ng tao sa ng Diyos. Tingnan natin. Sa Genesis chapter 3 verse 15, yung ating mababasa. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapot sa isa't isa. At sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ay dudurog sa kanyang sako. So ito ay may alitan kanya. Sa pagitan ng babae at ng ulupong, sa pamamagitan ng kanyang binhi at ng binhi ng ulupong. At sinabi na sasaktan mo kanyang sakong, pero dudurugin niya ang ulo kanya. So hindi naman ito yung nakapakan mo yung ahas, madudurug mo yung ulo niya, mas kakagating kanya kaya mamatay. So hindi yun ang ibig sabihin, no? Makikita natin, ito yung unang pagtingin natin, lalo na pag tayo pumunta sa Galacia, di ba? Sa Galacia, sa kaapat na kabanata, at doon po sa ikaapat na talata, at nang dumating ng panahon, kanya, ang ating Panginoon ay sinugo ng Diyos sa pamagitan ng isang babae. So ito yung isang parang pagbalik doon sa Genesis chapter 3, verse 15. Ito basahin natin. Subalit na dumating ang galap na kapanahonan, when the fullness of time has come, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sila ng kautusan. So yun ang makikita natin. So ito yung unang talata na meron tayong matatanaw doon sa pagliligtas ng Diyos. Nung tawagin ng Diyos si Abraham mula sa kanyang lupain, una sa Ur of Chaldees, tapos later on sa Haran, tinawag niya si Abraham. Sabi niya sa verse Genesis chapter 12 verse 1 hanggang verse 3. Dito natin makikita muli ang isang pananaw ng plano ng Diyos. Bagamat marahil si Abraham, hindi niya lubos ang naunawaan niya ng kanyang marinig. Pero yan ang mababasa natin. Sayan natin. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay maging isang pagpapala. Pagpapalain ko, ibibigay ng pagpapala sa iyo, at susupayin ko ang mga susumpa sa iyo. At sa pamagitan mong lahat ang kansa lupa ay pagpapalain. Doon po sa nabasa natin yun, may dalawang pangako. There is a twofold promise. Yung gagawin kitang, I'll make you a great nation. By necessary inference, a nation has a land. Ang sinabi ng Panginoon, I will make you a great nation, meron ding lupain nyo na ipinangako kay Abraham at that time. So ito'y land and nation promise. Ito'y ipinangako niya mula sa mga descendants ni Abraham. Later on naging Abraham, later on naging Abraham, na ito'y magiging isang bansa at magkakaroon sila lang lupain. Dito rin, pero meron din pong ikalawang bahagi itong pangako ito. Sinasabi niya, and in you all the families of the earth shall be blessed. Pakikita natin itong mga lahat ng pangako na ito na binigay kay Abraham at that time ay di natupad kay Abraham. Hindi natupad sa mga tao na galing kay Abraham. Sabi, and in you all the families of the earth shall be blessed. Hindi natin nakita yon sa pamagitan ni Abraham o ng isang bansa na galing kay Abraham. So ito yung pangakong espiritual. Later on, sa Genesis chapter 22, pagkatapos na si Abraham, ngayon Abraham ng pangalan niya, when Abraham was commanded by God to offer Isaac, his son, at siya sumunod, and he obeyed. So inulit ng Diyos yung pangako niya kay Abraham na binanggit niya ng una sa Genesis chapter 12. Pero ngayon may mga details na wala doon sa Genesis chapter 12. In other words, ito'y mas
detailed na pangako na binigay ng Diyos. Sabi niya, "Then the angel of the Lord called to Abraham a second time out of heaven and said, by myself I have sworn, says the Lord." So ito interesting, ano po? This is the angel of the Lord. So sabi niya, by myself, ang nagsasalita, angel of the Lord, by myself I have sworn, says the Lord. Because you have done this thing, and have not withheld your son, your only son, blessing, I will bless you, and multiplying, I will multiply your descendants as the stars of the heaven, and as the sun which is on the seashore, and your descendants shall possess the gate of their enemies. In your seed, so dito makikita natin, sa pamagitan ng yung binhi kanya, all the nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice. So muli makikita natin, may dalang pangako rito. In a physical descendants, a physical nation, ganyan, and a seed na sa pamagitan niya ay pagpapala ang lahat ng kasalupa. So totoo pa rin yung land and nation promise at spiritual promise. Pero dito makikita niyo isang detail, your descendants shall possess the gate of their enemies. May sabihin, yung mga descendants na manggagaling kay Abraham ay sasakupin nila ang lupain ng kailamang kaaway kanya. Yun ang sinasabi ng Panginoon kay Abraham. So Genesis chapter 21 verse 12 sinasabi, kay Isaac tatawagin ng iyong binhi. Yun ang binhi sa Genesis chapter 22. Na hindi tatawag sa pamagitan ng lahi ni Isaac at hindi lahi ni Ishmael. So to Genesis 26 verse 24, ito inulit muli kay Isaac. And the Lord appeared to him the same night and said, I am the God of your father Abraham. Do not fear, for I am with you. I will bless you and multiply your descendants for my servant Abraham's sake. So ito yung pangako ng isang magiging dakilang bansa na manggagaling kay Isaac. At ito yung muling inulit kay Jacob sa Genesis chapter 28 verse 13. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham, your father, and the God of Isaac. The land on which you lie, I will give to you and your descendants. Kasi kung saan ka nakatuntong ngayon, sabi niya, das kaya ako, bibigay ko sa iyo at sa iyong mga descendants niya. Sa iyong lahi. Also your descendants shall be as the dust of the earth. You shall spread abroad to the west, and east, to the north, and the south, and in you, and in your seed, all the families of the earth shall be blessed. So ito po isang sa pamagitan ni Jacob, sa pamagitan ng binhi na magagaling kay Jacob, lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Behold, I am with you and will keep you wherever you go, and you will bring back to this land, for I will not leave you until I have done what I have spoken to you. So ibig sabihin, ibibigay ng Diyos yung lupain na kung saan nandiyo si Jacob noong panahon na yan. So itong land and nation promise, ito rin po'y binigay ng detalye ng Diyos kay Abraham sa Genesis 15. Anong klaseng lupain nyo? Ano ang gana ng lupain na yun? Ano ang gana ng lupain na yun? Sino mga tao na doon? At mayroong detalye kung paano mangyayari yun, ganyan. Dito po sa Genesis chapter 15, verse 13, verse 14, at tayo lulundag sa verse 18. Then he said to Abram, know certainly that your descendants will be strangers in a land that is not theirs. So ito ang sabihin, yung lahi ni Abraham, sila'y magiging parabagang tagaibang lupa sa isang lupain na hindi kanila. Pupunta sila sa lupain na hindi kanila kanya. And will serve them, and they will afflict them 400 years. And also the nation whom they serve, I will judge afterward, they shall come out with great possessions. Sabi, sila ilalayas sa bansang yon, at sila ilalayas na may dakilang pag-aari kanya. So yun ang detalye na makikita natin sa mga tweet. Ang lahi ni Abraham,
o sa panahon si Abraham, ay magiging sila po ay magiging alipin ng bansang iyo na kung saan sila pupunta. Umigit ko bulang 400 years kanya. At itong bansang ito ay hatulan ng Diyos. At pagkatapos, ang lahi na galing kay Abraham ay alis na may dakilang pag-aaring. Verse 18, on the same day, the Lord made a covenant with Abraham, saying, to your descendants, I have given this land from the river of Egypt to the great river Euphrates. The Kenites, ito yung mga tao doon, the Kenizzites, the Kadmonites, the Hittites, the Perizzites, the Rephaim, the Amorites, the Canaanites, the Girgashites, and the Jebusites. So ito yung mga tao na nakatira doon sa lupain na yun. Yun sinasabi ni Diyos kay Abraham sa Genesis 22. Kanya, ulitin natin. And your descendants shall possess the gate of their enemies. So palalayasin at pampatayin ang mga tao nakatira doon sa lupain na pinangako ng Diyos. So dito makikita natin, may particular na lupain na pinangako ang Diyos kay Abraham. At the time si Abraham, at sinabi po yung ang gana, from the river of Egypt until the great river Euphrates. Ayan, meron nga, makikita natin yung hangganan na sinabi ng Diyos kay Abraham. Makikita natin. So, meron po nga, meron one, to your descendants, I have given this land from the river of Egypt to the great river Euphrates. Ayan. So, yun po makikita natin dito na sinasabi ng panangako ng Diyos kay Abraham. O Abraham that time. So yun yung land and nation promise. So makikita natin, may sinasabing binhe. Binhe, sa pamagitan ng binhe, na galing kay Isaac. Ito yung binhe na galing kay Judah. Ito yung binhe na ipinangako kanya. Nung malapit nang mamatay si Jacob, sa Genesis chapter 49, ito ang kanyang pangako sa lahi ni Judah. 12 po yung angkan ng Israel, pero naging 2 ang angkan ni Jose. Naging si Benjamin at saka si Ephraim. O hindi, si Ephraim at saka si Manasseh. The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet until Shiloh comes. And to him shall be the obedience of the people. Kanya. So ito yung tumutungkol sa isang binhi na magagaling sa lahi ni Judah kanya. A scepter is a symbol of a king. So may hari na magagaling sa lahi ni Judah kanya. Ang lahi ng mga hari ay sa lahi ni Judah. Si Mike, sa Micah chapter 5 verse 2, ito pa rin ay mas specificong hula kaysa sa Genesis 49 verse 10. But you Bethlehem Ephrathah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose goings forth are from of old, from everlasting. So ito po ay isang hindi to tao. Hindi po tao lang. Siya pa ito galing sa walang hanggan, ganyan. So ito ay hindi tao lang. Sa Isaiah chapter 9 verse 6, sinasabi rin po ito. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end. Upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forever. So ito yung makita natin. Itong anak na ito na bibigay sa bansang Israel ay magkakaroon ng isang kaharian na walang katapusan ganyan, even forever. So 2 Samuel chapter 7 verse 12, when your days are fulfilled, pagpat ito sa hula kay Haring David, sabi, when your days are fulfilled, pag namatay ka na, sabi, and you rest with your fathers, I will set up your seed. So the seed of Abraham, galing sa Judah, is the seed of David. Nakikita natin yung nalumini na sa atin kung ano yung binhi na yun, di ba?
I sit after you. Ito yung isang binhi na darating pagkaraan ng mahabang panahon na si David ay patay na. He will come from your body and I will establish his kingdom and he shall build a house for my name and I will establish the throne of his kingdom forever. I'll be his father and he shall be my son. So ito ang nagsasalita ay ang Diyos. At itong hari nito magiging ay kanyang anak, kanya. So anong tawag sa kanya? Siya ay anak ng Diyos, di ba? If he commits iniquity, I will chasten him with the rod of man and with the blows of the son of man. So ito po isang ekspresyon na ito'y kanyang anak. Katulad man na sila mga ama na nagkakamali ng anak, ito'y kanyang parusaan, kanya. But my mercy shall not depart from him as I took it from Saul, whom I removed from before you, and your house and your kingdom shall be established forever before you, your throne shall be established forever. So ito isang makikita nating hula tungkol sa binhi na yun. Na kung sa pamamagitan niya, lahat ng kasalupa ay pagpapalain. So ito, merong pangako ng lupain at bansa. At merong pangako rin ng isang binhi na galing sa bansang iyo. Kapagkat si David ay galing sa bansang Israel, ang Judah ay galing sa bansang Israel. So yung makikita natin, ito isang binhi na galing sa bansang Israel. At ito yung binhi na pinangako ng Diyos ng lahat ng kasalupa ay pagpapalain. Makita natin. So dito tayo pupunta ngayon sa bahagi ng Biblia. Dito natin maliliwanagan bakit may hati ang Biblia. Kung bakit sinabi ng King James, rightly dividing the word of truth. Kasi meron siyang division sa pamagitan ng Old Testament at saka ng New Testament. Ano Old Testament? Dito po nagkaroon ng kalituhan. May mga tao ina-apply nila ang batas ng Old Testament sa mga Kristiyano. Ito yung nagpapakita na hindi nila naunawaan ang takbo ng banal na salita. Ang Old Testament, ito po ay tungkol sa bansa na kung saan magagaling ang ating Panginoon ayon sa laman. It is a physical nation. At ito ang bansang Israel. So it is a physical nation and therefore, the Old Testament contains laws concerning a physical nation. Kaya itong kautusan sa Old Testament, hindi siya spiritual lang. Meron din siya mga kakibat na batas na patungkol sa isang physical na pamahalaan sapagkat ang bansang ito ay isang physical na bansa. So ang batas patungkol sa isang bansa at ang batas tungkol sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos ay napapaloob sa isang kautusan. Kaya ito tinatawag na theocracy. Ano po? So ito ay theocracy. Ang Diyos ang nasusunod sa pamamahala bilang bansa at sa mga batas na espiritual. So ito ang bansang Israel. Lahat naman kautosan na ito sa Old Covenant, simula sa bundok ng Sinai, ay patungkol lahat sa bansang Israel, hindi patungkol sa mga Kristiyano. Bakit? Ito yung preparasyon ng Diyos. So mga atwid, ang bansang ito ang panggagalingan ng ating Panginoon. At ang bansang ito ay ginawang naiba ng Diyos kaysa sa lahat ng mga bansa para mapatunayan niya siya ay Diyos. At ang kanyang bansa ay natatangi sa lahat ng mga bansa. Itong bansang Israel na ito ang pinanggalingan ng ating Panginoon. At yung maliwanag sa Romans chapter 9 verse 5, yung matitignan natin, of whom, referring to Israel, are the fathers and from whom, according to the flesh, Christ came, who is over all, the eternally blessed God. Amen. Ang sinasabi nito, siyang Diyos na walang hanggan. So, yun ito ang ating Panginoon. So, dito sinasabi ang kanyang dalawang kalikasan sa Diyos ng katawang tao at bilang tao, siya nanggaling sa bansang Israel. Ang magkikatanungan po natin, natupad ba ng Diyos ang pangako niya kay Abraham na mula ang kanyang lahi ay maging isang dakilang bansa at yung bang lupang ipinangako ay kanilang nakamtan? Maliwanag po yan sa Biblia na po.
Dito po sa Joshua chapter 21 verse 43. So the Lord gave to Israel all the land of which he had sworn to give to their fathers, and they took possession of it and dwelt in it. The Lord gave them rest all around, according to all that he had sworn to their fathers, and not a man of all their enemies stood against them, and the Lord delivered all their enemies into their hand. Not a word failed of any good thing which the Lord has spoken to the house of Israel, all came to pass. So, sabi, yung lupain yung ipinangako ng Diyos kay Abraham ay binigay sa bansang Israel. Walang anumang ipinangako ng Diyos na hindi tinupad kanya. So, naibigay ba yung kalupain? Oo. Dito sa 2 Samuel chapter 8, verse 3, David also defeated Adadezer, the son of Rehob, king of Zobah, as he went to recover his territory at the river Euphrates. So, mayroon tibid ang hanggana ng territory ng David hanggang sa Euphrates, sa river Euphrates, or Euphrates. So, ito yung katulad sinasabi sa Genesis chapter 15. Ang nangyari po sa lahi po ng Israel, nung panahon na nagkaroon ng taggutom sa buong mundo at naipagbili si Jose sa lupain ng Egypto, at si Jose, dahil sa biyaya ng Diyos na binigay sa kanya, siya naging pangalawang mga panganay sa lupain ng Egypto. At na nagkaroon po ng malawak na kagutuman sa buong mundo, sila pumunta sa lupain ng Egypto. To cut the story short, nagpanggap muna siya. And then, nagpakilala siya na siya si Jose at si Jacob, pati ang kanyang lahat ng kanin, tumira sa Egypto. Pero nang namatay na si Jose at hindi na naaalala ng mga Egypto ang kanyang ginawa, itong lahing ito na nanggaling kay Jose, na ang mga kalahin ng Jose ay kanilang pinahirapan. So ito ang sinasabi ng Diyos sa so Genesis chapter 15, and they will afflict them 400 years. Kanya. Dito sa Exodus chapter 1, nung makikita na, very interesting, ano po? Magsimula tayo sa verse 1, Now these are the names of the children of Israel who came to Egypt. Each man and his household came with Jacob. Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, and Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, and Asher. All those who were descendants of Jacob were 70 persons, for Joseph was in Egypt already. And Joseph died, all his brothers, and all that generation. Na namatay na lahat yung mga anak ni Jacob, etc. But the children of Israel were fruitful and increased abundantly, multiplied and grew exceedingly mighty, and the land was filled with them. So, ibig sabihin, dumating ang panaas paraya pa yung mga Israelita kaysa sa mga Egyptians. Now, there arose a new king over Egypt, we did not know Joseph. And he said to his people, Look, the people of the children of Israel are more and mightier than we. Come, let us deal shrewdly with them, lest they multiply, and it happen in the event of war, that they also join our enemies and fight against us, and so go up out of the land. Therefore they set taskmaster over them to afflict them with their burdens, and they built for Pharaoh supply cities, Pithom, and Ramses. But the more they afflicted them, the more they multiplied and grew. So sila po'y pinahirapan sa lupain ng Egypto. Ayon po sa sinasabi ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 15. Pero sa panguna po ni Moses, sila yung umalis doon. Sa kapangyarihan ng Diyos, sila yung nakalaya mula sa lupain ng Egypto. At tingnan po yung Exodus chapter 12 verse 35. Now the children of Israel had done according to the word of Moses, and they had asked from the Egyptians articles of silver, articles of gold, and clothing. And the Lord had given the people favor in the sight of the Egyptians, so that they granted them what they requested, thus they plundered the Egyptians. So na umalis sila sa Egypto, sila po'y umalis bilang isang dakilang bansa na maraming pag-aari. Tulad na sinasabi, babalikan natin sa Genesis chapter 15. Sabi niya, afterward, they shall come out with great possessions. So tingnan po niyo ang paghahanda na ginawa ng Diyos. Ang bansang ito ang naging bansang Israel. Ito'y kanyang iningatan sa buong Old Testament. Sila nagkasala. Eventually, sila po ay nagkasala ng kasalanan kinasusuklaman ng Diyos. Sila nagsimula sumamba sa mga Diyos-Diyos. Sila po ay naging alipin una sa Assyria, later on sa Babylon. Pero may bumalik na labi o remnant.
bakit bumibumalik? Dahil nga po sa pangako ng Diyos kay Abraham, and from your seed, all the families of the earth shall be blessed. So, yung bumalik ang remnant, ito ang panggagalingan ng ating Panginoon. So, balik po tayo doon sa binhi, sa verse 5. Tignan po natin. Born of a woman. Sabi sa Genesis 3, born of a woman. Sinin po natin yung dudurog ng iyong ulo kanya. Magkikita natin sa ilustrasyon ng ulo sa Biblia, yung ulo, literal na ulo. Pero kumisa, ito yung ginagamit in a figurative sense para ipakilala ang kapangyarihan. Halimbawa, dito po sa Ephesians chapter 5, sabi rito ang Kristo ang ulo ng iglesia kanya. Di ba? Sabi, si Kristo ang may kapangyarihan sa iglesia. Basahin po natin. Dito sa Ephesians chapter 5. Ito ang ating makikita. Sa verse 23. Ang salitang ulo ay isang larawan na nagpapakita ng kapamahalaan, otoridad o kapangyarihan. Ito po, husbands, love your wife. Verse 23. For the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church, and is the savior of the body. Sinasabi ito, Christ is the head of the church. So, may kapamahalaan sa iglesia kanya. So, may kapangyarihan sa Satanas. Anong kapangyarihan sa Satanas? Sa Hebrews chapter 2, verse 14, itong kapangyarihan kamatayan. Dahil ang tao po'y nagkakasala at wala silang kapamahalahan na isaligtas ng sarili nila, sila po'y nasa hawak sila ng Satanas. Sila'y nahihiwalay sa Diyos na walang paraan na sila'y makabalik sa Diyos sa mahabang panahon bago dumating ang ating Panginoon. Na sa Hebrews chapter 2, verse 14, ito yung Genesis chapter 3, verse 15. Inasmuch then as the children had partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who has the power of death, that is the devil. So sinira niya ang kapangyarihan ni Diablo, ang kapangyarihan sa kamatayan. At dito sa Galatians 4, verse 4, but when the fullness of the time had come, tignan niyo salitang yun, the fullness of the time had come. Ano ibig sabihin nyo? And when the time to fulfill the plan, yun ang ibig sabihin. God sent forth His Son. So, babalik kayo tayo dun sa pangako sa Old Testament. In your seed, all the families of the earth shall be blessed. Born of a woman, born under the law, to redeem those who are under the law, that we might receive the adoptions as sons. So, tingnan niya, born of a woman. This is the seed of the woman. Kanya. So, sino ang kalaban ng ating Panginoon? Ang naging kalaban ng ating Panginoon ay ang mga Hentil at mga Hudyo. Yung mga Hudyo, sila nagsabi, tao sa krus, ipao sa krus. Pero sino nagpapao sa krus? Ang mga Hentil. So, yun ang lahi ng ulupong. Mga lahi na kalaban ng Diyos. Noong si John the Baptist ay nagbabautismo, siya una nagbautismo sa ilog Jordan at lumapit ang mga iskriba at mga Pariseo, sabi rito. Anong sabi ni John the Baptist? Sa verse 7, but when he saw many of the Pharisees and the Sadducees coming to his baptism, he said to them, brood of vipers, we warn you to flee from the wrath to come. Vipers, a serpent. Sa Tagalog, lain ng hulupong kanya. So ito'y mga kaaway ng Diyos, ibig sabihin. So mga tweed, ito yung makikita nating Genesis chapter 3 verse 15. At ito yung na-illustrated doon sa krus, di ba? Ang ating Panginoon na nasaktan, sinamatay. Pero sa kanyang kamatay, sinira niya ang kapangyarihan ng Diyos. Ito rin makikita natin sa simula ng lahi ng aklat ni Matthew na po. In the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Bakit ganun ang simula ng aklat ni Mateo? Dahil si Mateo po ay galing, si Mateo po ay sumulat sa mga Hudyo. So, ibig sabihin,
pinakikilala lamang ni Mateo itong si Jesus na ito ang anak ni David. So ito tumutungkol doon sa kanyang pangako ng Diyos kay David. Doon sa 2 Samuel chapter 7, verse 12, verse 14. Tapos, the son of Abraham, ito'y patungo sa kanyang pangako kay Abraham ganyan. And in your seed, all the families of the earth shall be blessed. The son of David, dahil ito isang hari. Ito'y layan ng isang hari kanya. So, ito yung uupo sa throne ni David. Tingnan po yun yung connection, di ba? Ng sulat ng aklat ni Mateo doon sa mga pangako sa Old Testament. Nagtungkol po doon sa binhe. Maliwanag po rito sa Genesis chapter 3, verse 16. Sino yung binhe na pinangakuan? Now, to Abraham and his seed were the promises made. He doesn't say, and to seeds as of many, but as of one. And to your seed, ganyan, who is Christ. The promises were made, ganyan. And this I say, that the law, which was 430 years later, cannot annul the covenant that was confirmed before by God in Christ. So, ibig sabihin niya, pagdating po ng kautusan, at yung unang pangako ng Diyos kay Abraham ay 430 years. Yan ang sabi nito. For if the inheritance is of the law, it is no longer a promise. But God gave it to Abraham by promise. So, inheritance, ito yung kaligtasan. Ang kaligtas sa pamagitan ng kautusan, hindi sa pamagitan ng pangako. Pero ito yung pinangako ng Diyos kay Abraham. Kung sinasabi rito ni Pablo, hindi sa pamagitan ng kautusan ni Moises na ang kaligtasan ay makakamtan ng tao, kundi sa pamagitan ng ating Panginoon na ito yung pinangako ng Diyos kay Abraham. Dito po sa Matthew 28 verse 18, makikita natin ang scope ng pagliligtas ng ating Panginoon. Siya yung binhe. Pero ang scope ng pagliligtas ng ating Panginoon. Sabi nito, in your seed, all the families of the earth shall be blessed. So anong scope ang pagpapala ng ating Panginoon? And Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and know I am with you always, even to the end of the age. Amen. So makikita natin, gawing alagad ang lahat ng mga bansa. So anong scope rito? Lahat ng kasalupa. Ganun din po sa Mark 16, verse 15. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who doesn't believe will be condemned. Again, every creature, right? All the families of the earth. So dahil makikita natin na sa pamagitan ng ating Panginoon at ng kanyang ebanghelyo ay maliligtas ang lahat ng mga bansa, sa kanyang kamatay, nalis niyang kautusan. Natapos na ang kanyang layunin. Ang kautusan ay binigay sa bansa Israel. At ito'y panggagalingan ng ating Panginoon na yung salamat. Nang dumating na at tamatay ang ating Panginoon, inalis niya itong kautusan na ito dahil hindi nito kailangan. Itong kautusan na ito ay sa bansang Israel lang. Pero ang pagpapala ng ating Panginoon ay sa lahat ng mga bansa. Ito sa John chapter 19, verse 18, itong ating mababasa. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, he said, I thirst. Now a vessel full of sour wine was sitting there, and they filled the sponge with sour wine, put it on hyssop, and put it to his mouth. So when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. And bowing his head, he gave up his spirit. So nasa namatay, tapos na ang maraming bagay na tapos. Tapos na ang kanyang misyon. Namatay na. Tumulo ng kanyang dugo para sa kaligtasan ng mga tao. Tapos na rin ang kautusan. Dito sa Matthew 5:17, do not think that I came to destroy the law or the prophets.
I did not come to destroy but to fulfill. For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. Ganyan. Sabi-sabihin, ang sinasabing hanggang nandito ang langit at lupa, yun ay isang paraan ng pagbibigay ng sumpa. Sabihin, ito ay magiging saksi kanya na sinasabi ko'y totoo. Hanggat ito ay matupad kanya. So, sabihin, mawawala ang kautosan pag ito'y natupad kanya. Kailan natupad yon? Noong ang ating Panginoon matay sa krus. Kaya dito nga po sa Ephesians chapter 2, verse 14, for himself is our peace, was made both one, and has broken down the middle wall of separation. Dahil nung andun ang kautosan, naihiwalay ang mga Hudyo sa mga Gentiles. Having abolished in his flesh the enmity, anong pag-anong alitan na yun? Ayan kautosan. The law of commandments contained in ordinances, so as to create in himself one new man from the two, thus making peace. And he might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity. And he came and preached peace to those who were far off and to those who were near. For through him, we both have access by one Spirit to the Father. So yung mga lahing langintin na malalayo at lahing lamudyo na malapit kanya, sila po ay nagkaroon ng parang nabalik sa Diyos, yung kapayapaan or reconciliation sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ito pong law, commandments, contained ordinances, ito po yung kausan ni Moises. And Nehemiah chapter 9, verse 13. He came down also on Mount Sinai and spoke with them from heaven and gave them just ordinance and true laws, good statutes and commandments. He had made to them your holy Sabbath and commanded them precepts, statutes, and laws by the hand of Moses, your servant. So ito yung kautosan na inalis. So yung makikita nyo yun ang buong Biblia. Ang Biblia po ay tungkol sa plano ng Diyos na pagliligtas sa tao. Nandito ang kanyang paghahanda. Ito po ang aklat ng Genesis. Paghahanda, pinapangako sa mga magulang, nagsimula kay Adam, tapos kay Abraham, tapos kay Isaac, tapos kay Jacob, David. So yun ang makikita natin. Tagkatapos yung katuparan ng bansang pangako at lupain, yun ang Exodus hanggang Malakay. Yung mga propeta, ito po yung nandun sa Old Testament para aralan ng mga tao sa kailang pagkakasala upang sila magsisi. Hindi lamang para matakasan ng kaparusahan ng Diyos sa kailang mga pagkakasala, kundi rin para magkaroon sila ng kaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon. Dito sa Hebrews chapter 9, verse 15, hindi lamang tayo ang iniligtas ng Panginoon. Iniligtas din niya yung mga tao sa lumuunang tipan, ganyan. Basahin natin. Hebrews chapter 9, verse 15. Ito ang ating mababasa. And for this reason is the mediator of the new covenant, by means of death, for the redemption of the transgressions under the first covenant. So ito yung hindi may pagtubos ng mga pagsasalansang sa ilan ng lumang tipan. That those who are called may receive the promise of eternal inheritance. So ang pagliligtas niya ay retroactive, babalik sa Old Testament, at saka prospective sa ating panahon. Kaya isang naging kaligtasan ng lahat ng kansalupa. Both Old Testament and New Testament, makikita natin. So yung Old Testament, yun ang preparasyon. Kaya nga po nung dumating na yung at ang New Testament, yun ang katuparan. So natupad ng plano ng Diyos, syempre mawawala na yung Old Testament. Hindi na kailangan yung batas na yon na binigay lamang alang-alang sa bansang pinangakuan ng Diyos upang sila'y maging banal, kanya, binigyan sila ng kautusan. Sa Exodus chapter 19, yung pong pangako ng Diyos, verse 5, ano po? Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be special treasure to me above all people, for all the earth is mine. And you shall be to be a kingdom of priests and a holy nation.
Dahil nung panahon na yon, ang mga tao, hindi na nila alam kung ano yung kasalanan. So binigyan sila ng kautusan ng Diyos upang sila maging banal. O sila ay hindi katulad ng mga bansa sa kailang kapaligiran na lumalakad sa pagkakasala. Sila yung mga bansang banal at sumusunod sa kautusan ng Diyos. Yun ang purpose ng kautusan. Kaya yun po sinasabi sa Galatians chapter 3, nung sinabi ni Pablo na ang kaligtasan sa pamamagitan ng kautusan, ang tanungan, kung ganon, anong layunin ng kautusan? Sa Genesis 3:19, what purpose then does the law serve? It was added because of transgression till the seed should come to whom the promise was made, and it was appointed to the angels by the hand of a mediator. So yung kautusan na yun ay hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. So it's just temporary law. At ito inaalis sa pagdating ng ating Panginoon. Tingnan nyo kung ganun ang maunawaan natin ng Biblia patungkol sa ganung bagay. Ito'y patungkol sa pagliligtas ng Diyos sa tao, ang kanyang paghahanda at ang katuparan niya, maliwanag sa ating kung anong Biblia. Yun ang general, yun ang theme of the Bible. The theme of the Bible is salvation through Christ. Its preparation and its fulfillment. Yun ang Biblia. That's God's plan of redemption. So kung ganun natin pagkaunawa, wala tayong problema. Hindi tayo magkakaroon ng maling pagkaunawa sa kung anong tinuturo ng Biblia. May mga kladyan tulad ni Esther. Si Esther po ay, kung babasahin natin, wala namang salitang Diyos na makikita na. Ba't andun yun? Para maipakita lamang pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan na panggagaling ng ating Panginoon. Bakit andun lang siya siya ni Ruth? Anong kaugnayan sa ating Panginoon? Dahil ito ang pinanggalingan ni David, di ba? So itong mga bagay nito, may kaugnayan sa ating Panginoon. Bakit andun ang kasaysayan ni Judah na sinipingan ng kanyang manugal ni si Tamar para i-preserve ang kanyang lahi na panggagalingan ng ating Panginoon, di ba? Ayon sa laman. So lahat naman ito, patungkol sa ating Panginoon. Lahat ng kanilang pag-aahin, for instance, yung pag-aahin nila ng dugo ng hayop, ito'y patungkol sa dugo ng ating Panginoon. Ito ay isang pagpapakita ng pagkakaunawa kung paano Diyos ay maglilis sa mga pagkakasala. So lahat naman ay patungkol sa ating Panginoon. Kaya sabi nga po sa Romans chapter 10, ang kautusan, ang ating Panginoon ang layunin ng kautusan. Ito'y papunta sa ating Panginoon. Romans chapter 10 verse 4, for Christ is the end or is the purpose of the law. For righteousness to everyone who believes. Yun ang kasyon ng Biblia. Kaya nga po, napakasimple lang itong tutukusin. Kung makita mo, Genesis chapter 12, Genesis chapter 22, pumunta sa Galatians chapter 3, nakita mo na kung anong Biblia. All you need is to read the details para lubos na nating maunawaan kung ano ang patungkol ang banal na kasulatan. Masana po ito ay naging makakatulong po sa ating pag-aaral at hindi tayo matulad sa ibang mga denominasyon ng sabi nga ng mga kaibigan natin, mga Bombay, mekos, mekos, kanya. Halo, halo, kailang kaisipan. Mekos, mekos, kanya. Pinag-ahalo-halo nila yung Biblia sa maling paraan. Kung makikita lang natin ang tamang perspective ng banal na kasulatan, hindi tayo magkakamali sa ganung paraan. Ako po ay maswerte dahil noong ako ay maguwang pa lamang na mangaral, nakuha ko po yung isang lumang aklat hanggang ngayon at ayun itong pa sa akin ay yung aklat ni Pearl Jenkins, The Theme of the Bible, kanya. The Scheme of Redemption. Yung lumang edisyon, binago na nila eh. Mas gusto ko yung luma. Ang doon ang lahat ng detalye na magpapakita sa atin noong pagliligtas ng Diyos at ang Biblia ay ang pagliligtas ng Diyos. So muli, salamat po sa inyong pakikinig. Sana ang ating pag-aaral ay makakatulong sa atin. So mapapansin nyo ang ating Facebook Live, hindi lamang pagtutulig sa mga bagay-bagay, hindi. Ito yung isang balansing pangangaral para makatulong po sa ating mas mahusay at mabuti at tamang pag-iisip sa kalooban ng Diyos.
I'm pressing on the upward way. New lives I'm gaining every day. Still praying as I onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up. Soul may be mended and whole by my Lord.
Sobrang sa lahat po sa inyong nakikinig. Kasi ang tingnan po natin yung mga comments. John Bautista, good evening. Lenny Tutoreliza, na ibang garabi, kada kayo amin, kakabsat. Ito po yung lokal sa magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Mylene Manalo, good morning. Siguro, tagay-ibang bansa po ito, no? Mariette Feliciano, good evening po. Rufus, magandang gabi po. Oljan Ocampo, good evening po. Or Rafael Ortiz, good evening po sa ating lahat. Jimmy Bartolome Domingo, magandang gabi sa lahat ng mga kapatid. Genial Lail, good evening po. Anton Cabuyao, magandang gabi kapatid na Lord Salunga, watching from Quetapao City, North Cotabato. God bless. Exalts Ramidor, Nigsoon, watching you from Bogo City, Cebu. Carlito Abelia, sabi ni Brother Carlito Abelia, nice, very informative lecture. Thank you, Brad. Exalts Ramidor, blessed evening, soon, Lordy. Good evening din. So, yun lang po ang umati po sa ating gabing ito. Wala lang po mga tanong. So, maraming salamat. Ano po? Sana po ay magpatuloy tayo sa ganitong gawain. Makakatulong po tayo sa kaalaman ng mga kapatid at sa akin din. Kasi ito yung nangailangan din naman ng pag-aaral. Ano po? Hindi tayo pwede magturo, hindi tayo nag-aaral. That's very responsible pag gagano. So, tayo po ay mag-iwahiwalay pa samantala sa pamamagitan ng panalangin. Ang balang kayo po ay nagpapasalamat sa gabing ito at sa lahat ng mga bagay na inyong binigay sa amin sa araw na ito, lahat ng biyaya, kahit ang mga bagay na kumisa na ay masaklap at na nangyayari sa amin, ito'y nagtuturo pa rin sa amin, O Diyos. Kasi katitibay na ngayon mga pananampalataya sa paghihintay at pagnanasang dumating ng aming Panginoon upang maibigay na sa amin ng buhay na walang gan naming inihintay at inihintay ng mga nauna sa amin so, na natulog na nasa pananampalataya. Ama, kami po ay humingi ng katawaran sa inyo, buong kapumbabaan na lumalapit sa trono ng iyong biyaya, buong patawaran ng mga aming mga pagkakamali. Niyadalain po namin ng mga kapatid na may karamdaman at kung may kapatid na may karamdaman na lang kaulalasan, dinadalain namin ng kailang mga pamilya na sila sana maging matibay at manatili sa pagtitiwala at pag-asa na nasa amin bilang yung mga anak ng Diyos. Sana po kami manatili, magpatuloy sa paglilingkod sa inyo, O Diyos. Inadalahin po namin ang mga namamahala sa amin sa pamahalaan. Sana sila manumunang maayos at nararapat upang kami mamuhay na may katamihan at kapayapaan, magpatuloy sa paglilingkod sa inyo, O Diyos. Ito ang mga bagay tayo may hinihingi sa kilang Panginoon sa Kristo. Amen. Maraming salamat po. Siguro po, sa Lunes na po tayo makikita. Monday evening, ano po. At sana itulutan ng Diyos na magsama-sama tayo muli sa kahit man lang sa pamamagitan ng Facebook preaching. Maraming salamat po. Good evening. God bless. Take care.